Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe. Also, like and share na rin. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa aking susunod na vlog. At sa mga nakasubscribe na po, maraming thank you. Pink na pink ako today. Dahil, bakit? Dahil ngayon magaganap ang Grand Rally ni Vice President Lenny Robredo dito sa Cavite. So gaganapin po ito sa General Trias Sports Park ngayong 3 p.m. So pupunta po ako. Bakit mo nga ba sinuportaan si Vice President Lenny Robredo? Of course, isa sa reason ay she support the LGBTQ community. So guys, ito po ay individual freedom natin to choose a president. I have to respect whatever man kung sino po ang inyong iboboto. And also, you respect also kung sino din ang aking pipiliin na magiging presidente or ang aking iboboto as president of the Philippines. So hindi po tayo mag-aaway-away dito dahil meron naman po tayong freedom to vote. So sasamahan niyo po ako ngayon na Grand Rally ni Vice President Lenny Robredo at magiging Rosas ang Cavite ngayon. So, tara! We are from Naik. Kasama ko po ang aking friend na si Jazz at saka si Reg, yung naka-black na cap at saka yung brown hair nakatalikod. Nakita po namin itong jeep na going din sila sa General Trias Sports Complex. So we decide na manghits na din. Since that we have our own t-shirt na pink, hindi muna namin sinuot. Ito po ay group from Maragondon. They are from Maragondon, so nag-hits na din kami dito para enjoy. Kuya, lakasan mo! So ayan, mag-start na ang parade going to General Trias Sports Plaza. So ito yung mga kasamahan ko. Ayan. Na-organize muna para pupunta doon. Kanina pa kami ready. Yan, mag-start na ang parade going to Sports Plaza. Dami. So maglalakad kami from Vista Mall going to General Trias Sports Plaza. Okay ka pa ba, Reg? Yeah. Ikaw, Jazz? Ayan, marami kaming mga nagkulay rosas na ang daan. Hi, ate. Say hi to my vlog. Diba? Bayong is life ni ate, oh. San ka pa? Yung social ng bag. Andito kami ngayon sa National Highway going to General Trias Sports Plaza. Lalakad po kami papunta doon. So, very init. Medyo mainit-init ngayon, no?
Pero, ayan. Lalakad kami. Ako na nagbigay ng face mask, face shield, ng PPE, at iba pa noong pandemya. Ayan. Kaya naman, masigit pa ang sumunod. So pagdating namin doon, doon kami banda sa my grandstand kung saan makakaupo ang aking kasama na si Reg dahil siya po ang ibuntis. So, nandito po tayo ngayon sa General Trias Sports Plaza dito sa Cavite kung saan nagaganap, kasalukuyang nagaganap ang Grand Rally ni Vice President Lenny Robredo. So, mag-iikot tayo ngayon para ma-interview yung mga supporters ni Ma'am Lenny. Juliet Blasu po. Naging president ko po siya because first of all, yung credentials po may pinag-aralan po siya. Tapos while ano po siya, like while vice president po siya, ang dami niya na pong platforms as seen po on her interview. So super active niya sa community natin. Super dami niya nang nagawa. So for that, she's my president. Jordan Flores. Dahil si Lenny Robredo ang natatangi presidente, walang bahid dungis. Pwede siya magpresidente na pinimila Lenny. Matapang lumaban. Oy, si Lenny. Matapang lumaban. Lenny Robredo, President Philippines! Puto sa tusan! Oy, oy! Yana po. Marami po talaga kasi siyang nagawa. Simula pa lang kahit nung nagsimula na yung pandemya nung 2020, siya talaga nasa front line. Tumutulong na talaga siya. Nakikita ko sa kanya yung malasakit sa taong bayan. Saka, ayun, alam niya talaga yung mga programa niya, plataforma yon. So, lalo na sa mga kababaihan. Oo, opo. So, ayun, kaya siya po yung gusto ko maging presidente. Eunice, kasi lahat ang hinahanap sa pagiging presidente na kay Vice President Lenny Robredo na kumbaga parang package na, buong-buo na sa kanya na, lahat ng hahanapin mo na sa kanya na lahat. Kaunang-una natulungan niya ako ng buong-buo. Thank you. She will do the best for the Philippines. I've been working here for a long, long time, so I hope it works. Okay. Ano pong pangalan niyo, Ma'am? Cheryl. Ma'am Cher. Nakaka-relate ako. Isa akong president ng non-government organization at nakikita ko yung track record ni Ma'am Lenny at saka yung mga past na ginagawa niya. Nakaka-relate ako kung gaano siya nagre-reach out sa mga mahihirap, lalo na yung mga nasa laylayan. So, I've never seen a president like that. So, eto na yun, si Ma'am Lenny na. Romel Farage po. Siyempre, dun tayo sa tapat. At maganda ang backtrack, malinis. At masisigurado natin hindi mapupunta sa wala lang ang kaba ng bayan. At hindi tayo susuporta sa mga magnanakaw, sa mga walang action.
yung mga dahilan na walang action kasi wala sa pwesto. Hi, my name is Jersey Navigar from Bacoor, Cavite. Lenny Robredo for president because alam kong ipagtatanggol niya tayo sa lahat ng aspeto ng paglilingkod sa ating bansa. At naniniwala ako sa mga sinasabi niya. Naniniwala ako na meron siyang pusong tapat at gobyerno angat para sa ating lahat. And of course, she also supports the LGBTQ community. At bilang isang transgender, naniniwala ako na mabubuksan ang lahat ng oportunidad para sa aming lahat. Eugene Gonzalez. Eugene. Kasi siya talaga yung tama. Kasi nga, hindi magnanakaw, hindi nagsisinungaling. She did everything right. Nag-aral siya, nag-abogado siya, tumakbo siya ng congressman, nanalo siya, tumakbo siya ng vice president, nanalo siya. Ginawa niya lahat during the pandemic. She's always present in all the, yung mga paghihirap ba, nadaanan niya lahat. Single mom siya, widow siya. Napakasimple lang, siya ang tama para sa pagiging presidente ng Pilipinas. Arnie, I chose Lenny because of all the presidential candidates. Siya lang yung may concrete platform para sa security and safety ng LGBT community, and that's very important to us. Lori, para sa akin, sa lahat ng mga tumatapong presidente, siya yung walang bahid na kurap. Bilang. Helena po, Helena. She is my president because her track record is very remarkable. Walang bahid ng corruption at hindi magnanakaw. Very inspiring actually. Dito pa lang makita mo na sobrang it warms our hearts kasi ang dami makita mo yung support, hindi tulad ng like, you know, mga hindi naman sa pagkano, no. Ayoko magsalita like negatively, pero this is about Lenny and, you know, her campaign. Solido, sobrang solid ng platforms niya. Doon pa lang sa mga debates makita mo na, and you know, hindi kulang ang isang minuto dun sa debate, sa presidential debate, para ma-enumerate lahat ng nagawa niya for the Philippines. And vice president pa lang siya nun, ha? So yun, that's why Lenny is my president. First off, because napakadami niya accomplishments as Vice President of the Philippines. She did things na hindi naman required sa scope ng work niya. And she did it all because she saw the need ng mga Filipinos. I admire her bravery, and of course, I fully support her as my president for this upcoming elections because, yun lang, I'm very proud and I love seeing her works kasi super concrete, and compared to the other candidates, napaka-concrete ng plan niya. And alam ko na the Philippines is in a safe hand if she wins. When she wins. Ano pong pangalan niyo, sir? Hello po, ako po si Chris Neil Owicaro po. Kasi po siya po ang may konkretong plano compared po sa iba po. Siya po ang pinaka-nakikita ko po ng integrity at ano, at more powerful. Yun lang po. Ma'am? Hazel po. Pasok sa ano, politician. Nag-ano na siya, natulong na siya. At saka pinagod na gustuhan ko sa kanya nung vice president siya. Open siya sa mga ano, sa mga suggestion ng mga tao. Nakikinig po siya. Pinapakinggan niya po lahat ng ano eh, ng hinanakit. Ganun po. Iyon po yung mga pinaka number one na dahilan kung bakit ko siyang pinili. Tsaka bakit ko siya sinuportan. At patuloy
Alexander po. Kasi po si Lenny po ay isang totoo na president, na leader sa ating mga Pilipino. At saka po, siya po ay nakikinig lahat ng sektor ng mamamayan po sa buong Pilipinas. Ayun po. Hill Pineda, yes. Kasi siya ang pinaka-the best sa lahat ng mga tumatakbo ngayon. So, kaya siya ang pipiliin natin para mapaunod natin yung bansa. Ayan! Pearl, kasi napatunayan ko na ang mga ginawa niya, totoo, at meron siyang talagang pagmamahal sa ating bayan, sa ating mga kababayan. Napatunayan na niya yon at alam ko mas mapapatuloy pa niya yan kung siya magiging presidente. So as you can see, ayan, maraming mga supporters si Vice Lenny Robredo dito sa General Trias Sports Plaza. Mula doon sa front hanggang doon sa bungad and then doon sa stadium. Oops. Ako si Rowy Valenza. Dahil si VP Lenny lang ang talagang qualified na mamuno sa atin sa panahon ngayon. Especially may pandemic tayo. Talagang kitang-kita natin yung track record ni VP Lenny, yung kanyang kabutihang puso, yung pagiging tapat niya sa kanyang tungkulin. So para sa akin, wala nang iba na dapat pang suportahan sa pagkapangulo kundi si VP Lenny Robredo. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Jeff Hate, Gigi, sinusuportahan ko po siya bilang presidente kasi naniniwala po ako bilang Lasaliano, naninindigan po talaga sa katotohanan, sa katarungan at higit sa lahat sa tunay na paglilingkod. Na nakita natin yon kay Vice Lenny Robredo, lalo na nung panahon ng pandemya, paano niya hinarap at tinulungan ang mga frontliners, yung mga nawalan ng trabaho, at higit sa lahat, yung mga Pilipino na bagsak ma, naiangat niya pa ang dangal nito, at gawa nito parang ang Pilipinas, tunay na may malasakit sa kapwa, at nakita ko yon, malaki ang puso niya, sa paglilingkod. Kaya para sa akin, walang iba kundi si Lenny Robredo bilang presidente. Yes. Thank you. So, Lasallian is for Lenny Robredo. Ron, dahil naniniwala ako sa mga plataforma niya at nagtitiwala ako na sa pamumuno niya aangat ang buhay ng lahat. Thank you. Mama. And I am very proud to say na in the past 3 consecutive years, nakukuha naman yung pinakamataas na poll audit rating. Unqualified opinion lagi. Ako si Floring Itnit. Nakita ko kasi ang kanyang husay ng pamumuno, ang kanyang pure na pagtulong sa mga dapat tulungan, at ganun din kahit ano dumating na mga pagsubok sa kanya, kanya'y nalalagpasan. Talagang binubuhos niya ang kanyang kakayanan upang matulungan ang sambayan ng Pilipino. Thank you. I'm George Hermano po. George Samson po. I think kayang-kaya niya yung pagiging president kesa kay Marcos. Kasi si Marcos yun nga, diktador, magnanakaw. And si Lenny Robredo, she can make the world a better future and a better place. Yun po. Ako po si Aiki Esmeli. Naniniwala ako na si Vice President Lenny Robredo ang may kakayahan at saka experience para siya ang maging presidente.
daming mga gwapo. Ang dami-daming mga gwapo na bahagi ng LGBTQ. Diba? Nakakaasa na mga gwapo ng LGBTQ. Oh. Oh, diba? Imaginin mo, kung kahapon lang tayo naging ating, napakabihirapin po. Ako, gusto. Ano ba yan? Nagwagwapuhan ng mga batid na yun, ano? Lugi tayo! Lugi negosyo! Yan! Ay, nagwagwapuhan sila, oh! And wow. Si TTQ po siya! Ah, nagilinda daw ng banana cue! Ayan, oh! Ay, may chika ko! Ayan, may chika mo! May chika mo na, dali! Malapit na si Bibi Lenny! Yung mga hindi makinig operate, pwede mong lumabas. Pwede mo kuya! Thank you for watching, guys, and to all my katropa and kakamping, to all the supporters of Vice Lenny na naaking na-interview, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At nakaka-amiss din kagabi, pumunta po doon si Vice Lenny na nakamotor lang, which is sobrang sobrang traffic talaga. So naghanap po ng option ang kanyang bodyguard para lamang makapunta doon sa General Trias Sports Complex. So masyadong traffic kagabi, kahit kami din ay nahirapin din kaming umuwi dahil sobrang maraming tao na pumunta. And by the way, sabi nila ay bayaran. Me and my friend Jazz and Regine, pumunta po kami doon with our own money, with our own expenses. Nakita nyo naman po sa aking vlog, for the first ay nag-hit sumakay na, or nakisakay lamang po kami ng jeep na kung saan ay may mga sakay din ng mga supporters ni Vice Lenny para lamang po makapunta doon sa place. So ayun po. At katropa at kakamping, please don't forget to subscribe at itong video na ito, i-like nyo na rin at saka i-share sa ating mga katropa at kakamping. Till next time, bye-bye!